si Fred ng Graceman Auto Glass and Aluminum Supply. Gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase ng mga sliding windows. Marami po kasing nagtatanong kung ano po yung mga klase. So, ngayon po i-share ko sa inyo lahat ng mga advantage at saka disadvantage po ng bawat isa. Unahin ko po yung meron po tayong 798 series. Ito po yung series na ito. Meron po tayong 868 series at saka po 900 series. At saka po meron po tayong isang yung very common po na ginagamit is yung traditional series. Ito po yung pinaka basic dito sa Pilipinas. Kung mapapansin nyo, meron po siyang flash lock. Yan po, ang lock po niya nasa gilid. Ito po siya. Pagka magkabila po siya. Ngayon, ang difference lang po nito sa iba, ang release po kasi nito ay mababa. Ito pong palikpik niya, masyadong mababa. So, ang tendency po niyan, kapag malakas po ang ulan na mayroong malakas din po na hangin, pumapasok po dito ang tubig. Tapos tinutulak po paangat po dito. So ang nangyayari po dyan, nababasa po yung loob ng ating bahay. Yun po yung mga nakita kong disadvantage po ng traditional series compared po doon sa iba. Ang lock po nito, yung nag-hook po yan, ito po yung pinakakawitan niya. Kapag isinara po natin siyang ganyan, naglalak na po siya. Yun nga lang, ang disadvantage po nito, sa katagalan po kasi ito, nasisira. Kasi syempre, kada taas pabaho natin, lumuluwag. Pangatlo po, yung safety, hindi po siya ganun kasi compare po doon sa mga lumabas na mga series. Kasi once po na inalog-alog po natin ito, na bumababa po yung hook niya, kaya po nag-a-unlock na po siya. So nangyayari po talaga na sa katagalan ay lumuluwag na po ito. Yan. Tapos mabubuksan na po siya kasi ma-unlock na po siya doon sa pinakakawitan niya. Yun po ang pangatlo pong disadvantage po ng traditional. Pang-apat po, compare po doon sa iba, mas malakas po yung vibrate nito. Malakas po yung kalampag po nito kapag lalo na sa mga high-rise building. Hindi rin po siya advisable doon sa mga high-rise, gawa po ng ang release po masyado pong mababa. So papakita ko po ito. Yan, pagka tinaas nyo po yan, halos matanggal na po yung panel niya. Waso kasi na disalign po siya na ganyan, delikado na po siya. So may tendency na po siyang malaglag. Bali, susunod ko pong re-reviewin sa inyo ito pong 798 series. Para po sa akin, mas advantage po ito, gawa po ng unang-una yung lock niya, tinatawag po natin siyang center lock. Ang lock po kasi niyan, pagka binuksan po natin, nakaganyan siya. Pagka inilock po natin siyang ganyan. So, ibig sabihin, kaya kahit anong galaw po natin dyan, hindi po siya matatanggal, hindi po siya mabubuksan, unless na lang po kapag binasag po yung salamin. Pangalawa pong advantage nito doon sa traditional, yun pong track niya or yung release niya, mas mataas. Ito po, yung sa traditional po kasi, ito lang po, wala na po ito. Meron po nito yung traditional pero sobrang baba po niya. So unlike po ng 798, medyo pataas po yung release niya. So ang tubig po, malabo po na pumasok doon sa loob. Kapag po malakas po ang bagyo o hangin na may kasamang malakas din na ulan. Yan po ang mga advantage po ng 798 doon sa traditional. Isa pa po yung meron po siyang rubber. Ito po, kung makikita niyo, may rubber po yan. Kaya tawag po natin siya na rubber jam. Ngayon, pagka nag-lock po kasi yan, kumbaga nakagrip po ang panel doon sa mismong rubber ng jam, para kumbaga pagka nag-lock po yan, fit na fit po siya kumbaga. Regarding naman po sa vibration,
meron po siyang konting-konting vibrate compare po doon sa traditional. Medyo malakas po ang vibrate ng traditional. Meron po siyang rail hood dito sa taas. Ang traditional po kasi ay wala. So, ito po ang purpose po nito, para less din po ng vibrate. Yan po ang difference niya doon sa traditional. So, para po sa akin, mas compare po doon sa traditional, although mas manipis po siya, mas payat, yung pinaka specs naman po nang hinahanap natin, kasi syempre po bilang contractor po ng glass and aluminum, mas sinasuggest ko po na ito compare po doon sa traditional, dahil po kahit manipis po siya, yung specs po niya na hindi siya pinapasok ng tubig, hindi po siya mabibrate, yun po ang dapat primary natin na isipin, yung hindi tayo maabala sa oras ng bagyo, yung hindi po siya maingay, kasi ang thickness po ng mga aluminum sa na lumalabas po ay halos pare-parehas lang. So kung sa tibay po, parehas lang po siya. Yun nga lang, advantage po ng 798 series, ang mga ganitong specs, yung matataas po ang riles, less vibrate po siya, safety po yung lock niya. Yun po ang advantage po ng, advantage po sa totoo lang po, advantage po ang 798 series compared po sa traditional. Sunod ko naman po i-share sa inyo yung atin pong katawag na 868 series. Yan. Ang 868 series po, malaking version po siya ng 798 series. Ang isang advantage po nito, mas makapal po yung aluminum niya, mas malalaki, mas mabigat, mas mataas po yung railings niya, at saka po yung lock niya mas heavy duty compare po doon sa 798 series. Meron din po siyang mohair dito. Kung makikita niyo po yan, ito po, mohair po yan. Sana po nakikita niyo sa video. Yan, mohair po natitawag natin, para pagka nag-lock po siya doon, kumbaga pag sinara po natin siya doon, ito po parang meron po siyang niyayakapan po na release rito. So yung advantage po possible nito doon sa 798 series, medyo less din po ang ingay. Sa vibration, same lang po, kasi yung ginagamit po ng mga, kung tawagin po natin four kinds ng mga panel, parehas lang din po sila. Magkaiba lang po ng size, pero yung itsura, yung gamit, parehas lang po siya. Ito, mas malalaki po ang roller nito compare po sa 798 series. Yung lock po niya, masasabi ko po na mas heavy duty, kasi mas matigas po siya, mas solid po yung lock niya. Yan. Yan po ang advantage po ng 868 series doon sa 798 series. Yun nga lang po, syempre, once po na may advantage, meron din po siyang disadvantage. Unang-una po, yung price. Kasi ang basehan po sa price po ng mga aluminum is yung bigat po ng aluminum. Once po na kumakapal, bumibigat po ang aluminum. So, nag-base din po ang bigat doon sa presyo. Isa pa po, mas malalaki siya. So, yung cost niya, mas mahal po doon sa 798 series. Meron pa po akong isa pang i-review sa inyo, i-share sa inyo, yung tinatawag naman po natin na 900 series. Gusto ko po muna ipakita sa inyo para at least maintindihan ninyo yung pinagkaiba nila. Kasi magkakatalo po siya sa price. Papakita ko po sa inyo yung 900 series. Ayan po siya. Natawag po natin na 900 series. Kung ako po ang inyong tatanungin, base sa aking experience, 900 series po compare po sa 868 ay halos pares po siya ng specs.
Ang disadvantage lang po nito, nagkaroon lang po siya ng konting-konting diferensya sa thickness ng mga aluminum. Mas maliit po ng konti ito doon sa 868 series. So, lock niya, pa rin po ang lock niya. So, practical wise, kung pagbabasihan po natin ng price, pero nandoon po yung kailangan nating malaman, yung kailangan po natin na specs niya doon sa ating mga sliding windows, sliding doors. Dito po, nandito po ako sa 900 series kasi mas mura po ito doon sa 868 series. Yung spec niya parehas po. Once po na-install po kasi yan sa mga window natin, eh halos hindi nyo na po makikita ang pinagkaiba niya. Marami po kasi nagtatanong po sa akin mga ginagamit na mga sliding aluminum. So yun po, i-share ko po sa inyo. Sana makatulong po ito para sa inyong guidelines sa mga ipapa-install ninyong mga sliding windows and doors. Bali, ang 900 series po, meron din po siyang rubber. Ayan. Ito pong rubber na to. So, kung akong tatanungin nyo, compared po doon sa 868 series, mas gusto ko po ito kasi mas same po siya ng specs ng 798 series. Yung nga lang po, meron po itong palikpik po na aluminum pahuro dito. Ayan, sana po makita ninyo. Yan, ito po yung tinutukoy yung ang 798 series po kasi walaw nito at saka mas maliliit po. So, regarding po sa gulong nito, parehas halos po siya ng laki ng 868 series at saka 900 series po, parehas lang halos. Compare po doon sa 798 series na mas maliliit po siya. Compare naman din po sa traditional laban sa 798 series, mas malaki po ang gulong ng traditional, pero yung quality ng hinahanap natin para less vibrate, smooth yung slide, nandun po ako sa 798. Pero sa apat po na rin nireview natin, yan po sa 900, 868, 798, at saka po yung traditional, nandito po ako sa 900 series. Kasi lahat po ng hinahanap natin ay nandito po. Kumbaga, practical wise, medyo mahal po siya compare sa 798 and traditional. Pero hindi po kayo mga problema. Make sure lang po na yung nag-install sa inyo ay marunong. Kasi po, ang pinagkukuhanan po ng problema minsan ay yung wala po sa alignment at saka yung hindi po maayos na pagkakasilang. So yun po, sana po makatulong po itong ginawa kong review ng mga iba't ibang klase ng mga aluminum profile para makapili po kayo. Maraming pong salamat.